Siyempre, nakakadismaya pag meron kang problema sa internet. Lalo na pag makikita mo na yung sa modem, itong, alam nyo ba kung anong common dito? So, red LOS. So, sa video na to, talakayan natin ano ba talaga yung mga main reason bakit nagre-red LOS tayo sa mga modem natin. Okay? So, first, explain ko muna yung fiber connectivity. Okay? So, sa bahay nyo, ba, meron kayong bahay. Sa bahay nyo, tapos, sa poste ng kurente, tapos meron pa yung fiber dun, sa poste. Hanggang makarating yan sa ISP or Internet Service Provider. Diba? So, may fiber connectivity yan. Tapos dito, yung NAP. Network Access Port. So, dyan magtatap yung installer papunta sa bahay nyo. Tapos sa bahay, may modem ka in which magwa-Wi-Fi siya. Wi-Fi. Okay? So, sa ISP, meron rin kasi silang cabinet na OLT. So, number one. Anong reason? Pag dito sa bahay nyo, papunta sa NAP, na putol yung internet connectivity or fiber. Na putol. Yung modem mo kasi, hindi, ganito kasi yan. Yung modem mo, nagko-communicate yan papunta kay OLT. Okay? Papunta kay OLT. Tapos, meron rin silang signal. If ever something happens na hindi na makapag-communicate si OLT papunta kay modem, yan is LOS. Red LOS na yung mag-a-alarm yan. Ibig sabihin, somewhere dito sa poste, naputol. So, number one, FOC cut or fiber optic cable cut. Pwede kasi yan dito, naputol. Bakit FOC cut? Tree trimming. Nahulugan or naputol, nasagi, sagi ng truck. Kasi ito minsan, yung mga fiber natin, yung mga installer, nilalagay lang nila, minsan mababa, tapos merong malaking truck, syempre, masasagi. So yun, sagi, putol. So magagalit naman si customer. Kasalanan ba yun ng ISP? Hindi. Kasi yun yung mga external na nangyayari, external events sa ISP. So, most, number one is FOC cut. No? Nasagi. So, yun. Pag sinatabing fiber cut, putol. So, red LOS talaga yan. Yan yung number one. Number two, power. Or CPF. Commercial power failure. Yan yung isa sa reason talaga. Bakit? Nawalan ka ng kurente. May kurente ka sa bahay nyo. Pero dito sa OLT or somewhere sa cabinet, since meron niyang battery, minsan kasi for long yung brownout. So namamatay yung buong cabinet. Matay yung buong cabinet kahit hindi naputol yung fiber since yung equipment mo is namatay sa dulo. Yan. Magkakaroon ka rin ng red LOS. Pero pag ito yung cabinet namatay, red LOS, pati kapitbahay nyo apektado dyan sa red LOS. Hindi lang kapitbahay, pati barangay kasi buong cabinet na yan. Ibig sabihin, maraming subscriber na yung affected sa red LOS. Kasi nga, yun nga, buong cabinet yung namatay. Kaya yun yung dalawang main reason bakit nagkakaroon ka ng red LOS. Eto, FOC cut, di ba, hindi kasalanan ng ISP? Tama, hindi siya kasalanan. Kasi
more on external. Number two, kasalanan ng ISP or hindi? Anong sagot nyo? Pa-comment sa baba. Commercial power failure. Sinong nagmamanage ng power? So, yung electric company. Electric company plays a lot. Kasi, pag prolong na yung outage or power interruption, syempre, yung battery or generator dito, mamamatay na. Pero pag naka-generator yan, mas matagal yan. Hindi yan mamamatay. Pero pag naka-battery lang siya, walang generator by design, yun, patay talaga. Kaya ganun. So, yun yung main two reason. Bakit nagkakaroon ka ng malaking red LOS? Porwisyo talaga. Hindi lang sa atin yan as customer, kundi sa telco. Kasi yung mga ISP natin nawawala ng revenue pag naputol yung services ng isang customer. Kaya both are win-win. Kaya hindi mo talaga masisisi yung ISP. So may nag-external yan, yung FOC cut, marami. Especially pag nagputol yung kahoy. Pwede rin kasing FOC cut due to electrical discharge. Kasi ito, common yan eh. May fiber, may electrical. Pag yung fiber cable tinapatan mo sa live na wire, syempre, yung fiber mapuputol or masusunog. So yun. And number three, ilalagay ko na lang to. Sunog or poste break. Ito mga rare to. Kasi pag nasunog yung poste, syempre matagal yan i-repair. Kasi bawat fiber i-splice pa nila. Kaya yun yung katagalan. So yun yung tatlong main reason na maisip ko kung bakit kayo nagkakaroon ng red LOS. Okay? I hope na klaro na to yung explanation ko na hindi lahat ng LOS ay si ISP yung sisisihin. Pwede rin yung truck, power, and incident or events. Kaya share ko na lang sa inyo ito in advance para hindi kayo ma-surprise kung bakit pag tumawag kayo ng ISP, sinabi nilang outage network related. Syempre, power supply, sunog. Syempre, matagalan yan, di ba? Kaya yun yung na mga rason. Kung meron pa kayong maigdagdag na rason kung bakit nagkakaroon kayo ng LOS, pa-comment or pa-share ng video. Okay? See you around, guys. See you around. Be sure to subscribe para meron tayong mga video na ganito. Kasi mahirap rin gumawa ng video nga ito pag wala. Minimal lang yung sumisilip. Okay?